sa gulo mo. Hinaharap ka naman. Confirmation ng AIDG person. Alam. Nila. Ito pa, hindi pa sila tama. Nakaspark lang. After nito, punta na kami agad. I understand your feelings. Demoralize kayo tayo. Normal. Magawa kayo nagkatinuan, kabutihan. Grabe yung hirap na ginawa ninyo. Yung mga stick out nyo, tag ilang araw, ilang gabi, walang tulugan. Sasagay na kakarating, kasabaho ninyo. Tapos ngayon, bigla na lang kayo i-dissolve. That's for me, o ako, that's injustice. But, kaya na, to compensate with that, I want to tell you that I'm very thankful for all your accomplishments for the last 7 months. Kayo naman talaga, frontrunner ng war on drugs natin, di ba? Kayo naman talaga nakatalaga dyan, kayo. And I'm very happy for what you have done. I am very proud of you. I am very proud of you. Lagay niya sa puputin ninyo. I'm very proud of you sa ginawa ninyo. Kaya, alam ko naman, naiintindihan nyo. Sana hindi sumama yung loob ninyo. Dahil nga, sa ginawa ng kasamahan natin, you can just imagine, hindi lang kayo ang pinag-dissolve ni Presidente. Buong PNP, tinanggalan talaga ng powers to enforce the drug law. So wala na talaga tayong participation sa war on drugs sa ngayon. Dahil nga sa mga pangyayari. And, hindi naman yung siguro yan. Sabi ni Presidente, we need to make drastic actions para ma-address itong ganitong sitwasyon. Imbes yung war on drugs is pulling us up. Yung kredibilidad natin ng administration ni Presidente Duterte, maganda ang tingin dahil sa ating war on drugs. But since nasingitan tayo ng mga bad elements na nag-exploit sa sitwasyon, yung gawa ng kabalaghan, it has become a force that is pulling us down. Naintindihan niyo yan. So we have to arrest the situation. We cannot question the wisdom of the president. Kung questionin man ninyo, later on, you will realize na tama lang, dapat lang, at kailangan gawin talaga ito para ma-cleanse natin ang sarili natin. Lahat tayo, we need self-cleansing. Ako mismo, alam ko, I have to cleanse myself first before I have to cleanse the whole PNP. Bumalik tayo, balik tayo ngayon sa ating relationship with God. Balik tayo doon sa Panginoon. Magdasal tayo na Lord, sana i-guide you kami para sa kabutihan ng aming panderbisyo, kabutihan ng PNP, at kabutihan ng buong Pilipinas. Huwag natin mag-isip ng kabutihan sa sarili natin. Matatanda na tayo. Isipin na lang natin yung kabutihan sa ating mga magiging apo, ating mga anak, mga apo natin, future generation na sana hindi sila magsasuffer sa problema ng drugs. Yan ang ating concentration ngayon dapat. So, sinong hindi nagkahanga ngayon, hindi nagkagagit over? Sinong hindi nagkagatanggap sa mga pangyayaring ito? You can try to speak your mind. You are free to speak your mind. Basta ako, pinaparating ko na sa inyo. Again and again. I am very proud of you. I am very, very proud of you.
without your accomplishments, without your dedication, without your hard work, yung war on drugs natin, kumbaga, hanggang kuha lang yan, hanggang station level lang yan, hanggang PPO level lang yan, walang national impact kung hindi yung ginagawa ninyo, yung mga project nyo sa HBPs. Nagpapasalamat ako sa ginawa nyo. And then again, we must understand, singitan tayo, kailangan natin muna mag-cleanse. Kailangan natin mag-cleanse. Naintindihan nyo ako? Yes, sir! You should not entertain gripe. You should not entertain self-pity. Alam ko, I've been through this kind of one. Yung grabe yung kaso ko noon na hinaharap ko dahil sa yung pa-update kami noon. Tapos yung nabaligtad yung sitwasyon na tumaob si Irap Estrada, President Estrada, lumaya si General Lacson. Naiwan kami, we were left hanging at ginang-up kami dahil hindi na matira si General Lacson. Hirap sa kami ang ginang-up ng mga galit kay General Lacson. Yan yung feeling ko rin ngayon. Na parang, ano ba ito? Binuwis ko yung buhay ko. Grabe yung paghirap ko. Tapos ganito na lang, i-dismiss na lang kami na ganito. Ano po yung sitwaan yung naramdaman ninyo? But, everything happens for a purpose. Yan na lang yung ganito. Everything happens for a purpose. Ito, design ito lahat ni Lord. Design ito lahat ni Lord. Lahat ito, we are guided by God's wisdom. Alam ni Lord kung hanggang saan ka at kailan ka naman ulit babana. Si Lord yung design ito lahat. So, let's take it with an open heart, an open mind. And then ito talaga. Asa ba tayo pa? Kung galit ako sa inyo, ipipreserve ko kayo lahat, ilagay ko kayo dyan sa pihaw. So, what do you think? I have given instructions to your director na mag-go kayo, priority kayo ng assignment mo kung saan yung gusto mong punta. And we will arrange that. We will arrange everything para mapunta kayo sa gusto nyo puntahan. Okay? Yes, sir! Basta, please bear in mind, tayo sinisira ng mga pulis na kasama natin na mayroong criminal intentions. Kaya nga, sinadvise ko kayo, mag-recollect kayo, bumalik kayo, magsimba kayo. Tama yung ginawa nyo ngayon, magsimba kayo. Para i-guide tayo ni Lord, para magiging mabuting pulis tayo lahat. Napakasakit na yung hindi natin dapat nagdiga pa sakit na ating naramdaman ngayon. Napakabait tayo. Pagbutihan natin yung trabaho natin. You are good drug operatives. You are good narco cop. You're good narco operatives. Magagaling kayo. So kung wala na tayo ngayong papel sa war on drugs, you divert you shift your skills and specialties sa ibang field. Kung saan kayo makakatulong sa PNP. Nagawa tayo ngayon ng massive internal cleansing. Diyan tayo ngayon, babana. Talagang upakan natin yung mga pulis natin ng mga siraulo. Upakan talaga natin. Hindi natin pabayaan. Gigibain itong ating organisasyon sa mga tao na. Upakan natin yan. At marami king alam dyan ng mga ganong klaseng pulis. At trabahuin natin yan sila. Okay? Yes, sir! Hindi na kayo magsama ng loob, ha? Ayan, normal yan. It's normal sa ating internet. Ang maiwan lang dito, yung property custodian niyo na yung mga ebidensya niyo, baka mo niya, pinagbibinta na yung shabu niyo dyan, ha? Na, ha? Iikuan niyo, i-property niyo, ha? Ang mamaya, magawala yan. Problema natin yan. Ano property accountant naman ng iba? Ang Shabu Shabu sa Lanzini ko. Ano naman? Alam ko lang Shabu dyan. Ano naman sa Lanzini ko? Binibiro ko lang kayo. Baka may natago pa kayo dyan. Okay? Yes, sir! Pupunta pa ko ng Angeles City.
para pag bubugbugin yung mga pulis doon na mga nawala naman ng Koreano. Gusto nyo mag-CPNB? Ha? Mag-CPNB kayo! Kaya natin kung hindi kayo magkakalbo. Kaya natin. Okay? May question? Sir, isa kayo po sa iyo, sir. Guess mo ng pamilya ni IDG. Sir, itanong lang namin, sir, yung mga kasama naming PNCO, sir, na may mga inaatin ang hearing sa mga malalayo, sir. Mga lalaking kaso regarding, sir, sa yung magiging expenses, sir. Like for me, sir, may inaatin ang akong hearing, sir, sa Purungan Eastern Sama, sir. Hindi pa tapos, sir. Para mabigyan din ng pangmasahe. Basta dapat, huwag kayo ma-assign sa malalayo. Para, asikaso nyo yung kaso nyo. Sabi yung kaso na pinagkakuan, nakatuto kayo, Samar. O, kung yung sa Samar, o, doon kayo pa-assign sa Samar. Basta, no? Tututo kayo yung kaso doon. Ah, wala pa, wala pa kasi sa kasay. Sabi ko, nandito si Kirby, pero pag ano problema nyo sa biyahe ninyo, may hearing kayo, kita nyo may hearing kayo, then siya na mag-aris ko kung bigay ko sa'yo. Okay? Ha? Okay, mag-alala. Ito ba si Chip? Mapasahe lang yan eh. May hearing na sa kami bukas. Bukas yung hearing. Ako walang bala. Wala pang pumasahe. Binawi na sa sakyan. Sige lang. Ano pa? Ano pa problema niyo? Ano yung ipi? Sige, hindi lang kung nagtatingal ha? Kaya may lakad pa ko. Ha? Salamat sir. Salamat sir. Good luck sa inyong lahat. Good luck nyo rin ako. Sir, pwede na magpa-picture sa inyo. Mababago mo. Ito na 'yung kapitan. Ina-kay Toki. Sorry. Ina-kay Toki.